Guys, may project tayo ngayon, ano? Dinalan tayo dito ng ating customer na kanyang pinaglumang speaker box. So guys, makikita nyo naman, ano? Durug na durug. Talagang luray na luray. Mangyari guys, yung mga ganitong box o yung mga ganitong plywood, ay mahina ito sa lamig, mahina ito sa tubig, ano? Agad itong nadudurog. And then, paborito itong bahaya ng mga ipis at mga daga. So guys, talagang wala na, hindi na mapakikinabangan ito, kaya nagpasya na yung ating customer na magpagawa na ng panibagong box. So ang gagawin natin dito guys, sa twin tower na D12, ano, na three-way. So isang sub, ito yung kanyang sub, ito yung kanyang instrumental, and then yung kanyang tweeter. Hindi ko pa nga lang guys natetesting kung gumagana pa yung mga yan, pero ang mahalaga sa akin, nagagawa natin ng box. Halimbawa mang hindi na gumagana yan, so bali yung customer na lang ang balang magpalit. So tara guys, simulan na natin. Okay guys, ano, bago tayo dumako sa pag-assemble, ay pag-usapan muna natin yung kanya-kanyang mga sukat. So ito yung ating front at backboard, ito naman yung ating siding, at ito naman yung ating pangibabaw at pangilalim. So guys, ang mangyayari nito guys, pag ito inassemble natin, magiging D12 ito, ano, na twin tower. Isang sub, isang instrumental, at isang tweeter. Okay guys, ang sukat ng ating air vent ay 2x3, no? Yung sukat naman ng ating horn tweeter ay 6.5x12 inches. Okay? Ngayon guys, yung sukat ng ating front mula rito sa kanya sa dulo hanggang dun sa itaas ay 3 feet or 36 inches. At yung kanya namang lapad ay 14.5. So, bali apat yan, front at backboard. Ito naman guys, na ating siding, you know, mula rito sa baba hanggang dun sa itaas, pares nila, no? Pares sila 3 feet or 36 inches. At yung kanya namang lapad ay 14 inches. So, bali apat yan. Ito namang pang taas at pang baba guys, mula rito hanggang dun sa itaas ay 16 inches. At yung kanyang lapad ay 14 inches. Gaya nitong ating siding na 14 inches. Guys, ito nakikita nyo, no, yung pinanggalingan ng ating pinagbutasan ng ating front. So, ilalagay natin yan sa loob ng backboard, ano? Okay? Tara guys, simulan natin. So guys, ito yung mga speaker nating ilolod, ano? Dun sa pinanggalingan ng sirang box, no? Mangyari kasi guys, yung mga ganung box ay madaling masira yon. Hindi siya pwedeng ma-expose sa tubig, hindi rin pwedeng ma-expose sa lamig, agad yung nasisira, no? And then, yung mga ganung box guys sa ito, yung ganyang uri ng plywood, mahilig bahayan niya ng mga ipis, pinag-iitugan, o ganun din ng mga daga, ano? So guys, ito yung kanyang mga speaker, no? So ito yung pinanggalingan, so mahirap talagang tanggalin, ano? Naiwan pa yung kanyang tinat. So tara guys.
So, ito na sila guys, ano? Na-assemble natin silang dalawa. Bubutasan na lang natin guys sa kanyang handle at sa kanyang speak on. And then, itong mga speaker ay lilinisin natin. At nakadikit pa yung iba niya ang mga screw. Kinalawang na guys, ano? Gagrain ko na lang siguro ito. Ito na sila guys, ano? Guys, ito ah, nalagyan na rin natin ng liston. At pagkadating ng in-order natin sa Shopee ng mga accessories ay kakabit na lang natin, ano? Okay? Okay guys, ano ito yung screen na ano pinanggalingan ng lumang box, ano. So malaki yan guys, ano, ya sosobra yan dito sa ginawa nating box niya, ano. So ikakat na lang natin ito. Kukunin natin yung eksaktong sukat ng ating box at ating ikakat, ano. Okay guys, ano, ito na yung ating pinaka-finished product, ano. So, nailagyan natin yung kanyang mga speaker at yung kanyang screen mesh, ano. Mula guys, sa pinaglumang speaker box na durog-durog, ano. So, ito na sila ngayon, bago na yung kanyang box. Kaya lang guys, walang magaganap na soundcheck dyan gawa ng yung isang speaker natin. Ayun, no, yung merong marker na puti. Kaya sira na yung kanyang voice coil, ano. Kumbaga kumakalampag siya, kailangan na siyang iparewind. So nilagyan natin ng palatandaan para alam kaagad ng customer kung saan yung speaker na merong diferensya sa voice coil. Okay guys, kung inyong nagustuhan itong ating muting video, huwag niyo pong kalimutan pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and palagari po at ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming maraming salamat po.